Gusto nyo bang pumayat? Yung agad-agad. Madalas, kani-kanya tayo ng paraan para mag-diet, di ba? Depende kung saan tayo hiyang. Pero ang ginagawa ng lalaking ito sa Quezon City, abay umani ng iba't ibang reaksyon. Ang kanyang diet plan, 1 meal a day. O OMAD. Safe at healthy ba naman yan? O baka delikado sa kalusugan? Sabay-sabay na nating alamin paano ba ma-achieve ang Fit to Fab sa OMAD. Sino nga ba ang ayaw pumayat at mabawasan ng timbang, yung katawang pangmalakasan? What's up? Okay, here we go. Ang Hollywood actor at bida sa Magic Mike na si Channing Tatum. 10 pounds ang ibinigat noong pandemya. Pero dahil kailangan sa kanyang trabaho ang magkaroon ng magandang abs, nag-workout. Sinabayan pa niya ng diet program ang kanyang pagpapapayat. Ang ageless actor naman na si Raymond Magatsing, fit na fit pa rin dahil sa kanyang yoga at intermittent fasting. Ang dalawang hunk actors, iisa lang ang sikreto sa pagiging fit and fab. Yan ang usong-uso ngayon, ang 1 meal a day o OMAD. Extreme o advanced type ng intermittent fasting ang OMAD. 23 oras na hindi kakain at may isang oras na window para kumain ng kumain. Karamihan ay hapunan ang pinipiling meal time. Lahat ay pwedeng kainin sa takdang oras na ito. Yun nga lang, nasanay na tayong mga Pinoy na 3 meals a day o 3 beses sa isang araw ang pagkain. Kaya ang tanong, kung susubukan ng OMAD, makakasama ba ito sa ating kalusugan? Fasting po kasi, ang technical term po niya is yung tinatawag nating time-restricted feeding. So, madami pong klaseng fasting. So, meron po tayong tinatawag na 16-8. So, siya po yung pinaka-popular na 16 hours po kayong hindi po pwedeng kumain. At 8 hours lang po kayong pwedeng kumain. So, unlike any other diets na tinatawag na pinagbabawalan niyo kumain or it tells you kung ano kakainin, si fasting po ay more on time-based po siya. Sa fasting, hindi lang ang pagpayat ng katawan ang pwedeng maging benepisyo. Ayon sa pagsasaliksik, nakakababa din ang fasting ng blood pressure, blood sugar level, nakakapagpabuti rin sa insulin resistance at pagpapataas ng HDL o good cholesterol. Nakakatulong din daw para sa mga nagpapagaling sa sakit na cancer ang fasting. Since nirestrict po niya yung time that you're allowed to eat, nagiging mas conscious po naturally yung tao to only focus on that meal. Pero po, dependent po to, ayon sa mga studies, na kung may weight loss po lang nangyayari. Pero kung wala pong weight loss nangyayari, medyo hindi po ganun ka significant yung effect. Sasabihin nila sa akin ng mga bollocks na magastos yung ginagawa ko, pero meron silang pang party-party, pang alak at pang sigarilyo, hindi sila namamahalan. Guys, wake the f*** up! Ang influencer at motorcycle taxi rider na si Michael Tedoso. Sumikat dahil sa kanyang 1 meal a day content. Pero imbis na siya ay hangaan, mas marami ang nanghuhusga at nagsasabing mali ang ginagawa niyang pagdijeta. January 2024, doon ako nagsimula mag-attempt ng fasting. 16 hours hindi ako kakain, tapos yung 8 hours naman, yun yung bukas na pwede kang kumain. Tapos 2 meals yun. March 20, 2024, nag-exercise kasi ako sa UP. Jogging ako nung una noon. Tapos nung sumunod, ginawa ko na lang walking. Tuwing uwi ko kasi, dapat ang kain ko, alas 5. Eh, pag umuwi ako, lampas na sa oras. Tapos, magluluto pa lang ako. Eh, di lalo ng lampas. Tapos napapansin ko, mag-aalas 7 na. Sabi ko, ba't di ako nagugutom? Ano kaya itry ko yung 1 meal a day? Sinubukang mag-OMAD o 1 meal a day ni Michael nang mapansin na ang kanyang sugat sa kanang paa ay hindi gumagaling. At sa tuwing siya naman ay namamasada, mabilis siyang mapagod at sumasakit ang kanyang mga hita. I want it more salty. Sa halos 2 buwan na pagdijeta, ang kinakain lang niya ay karne at itlog sa kanyang programang 1 meal a day. Ang kanyang timbang na bawasan ng mahigit 20 kilo. Hindi po kasi ako nagtitimbang pero yung
sa picture ko lumabas talaga yung abs ko, pero nung nagtimbang ako noon nung nitong March na, underweight talaga ako kasi ang dapat daw sa height ko ay mga 62-74. Eh yung ang timbang ko lang noon 50 lang. Marami ang nagsabi na nasobrahan na si Michael sa ginagawa niyang diet program. Hindi na raw siya mukhang malusog. Pero ang tangi lang niyang sagot, mas naging mabuti at magaan ang kanyang pakiramdam simula nang siya ay mag-OMAD. Wala akong pakialam sa kanila, basta yun lang gagawin ko kung ano yung tama. And lahat naman ng sinasabi ko, puro maganda sa kalusugan eh. Gaya nung pagtigil sa alak, pagtigil sa sigarilyo. Pero sa kanila, mali yun. Binabash nila ako eh. Ano pala yung tama? Yung utak nila may problema. At saka hindi nila kaya kasi gawin yun, kaya nila ako binabash. Kung goal po ni Mr. Michael was to lose weight initially, I think nagawa naman po ng OMAD yun para sa kanya. Kasi nga, one of those five things na sinabi ko po na calorie control, na access po ng OMAD. Ang makikitik ko lang po dun sa style niya is that hindi po niya na-hit yung other na principles. So I would say over time, baka po pwede niyang i-incorporate na start siya maglagay ng variety of foods para hindi siya magkaroon ng nutritional deficiencies. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt, all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? SkinPro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. SkinPro. Ang versatile actor na si Raymond Bagatsing, madalas na nagbibigay ng healthy tips sa kanyang Instagram. 3 to 4 times a week siyang nag-OMAD at minsan ine-extend pa niya ang pagfa-fasting ng isa pang araw. Kaya naman hindi halata sa kanyang mukha at katawan na siya ay 50 anyos na. Sa panahong ito, nakafocus daw ang katawan natin sa paggamot ng iba't ibang mga sakit sa loob at hindi sa pagtunaw ng kinakain. Si Apple Cruz sinubukan ng 1 meal a day bago ang kanyang kasal. Tinarget daw niya na lumiit ang kanyang triple chin para maganda raw sa mga litrato. At magkasya ang gown na ipinagawa niya. Gusto ko mabawasan yung weight ko. Tsaka feeling ko isa siya sa alternative, madaling alternative dahil tamad ako mag-exercise. Nabawasan at na-achieve naman ni Apple ang kanyang goal. Mula 65 kilos, abay bumaba ito ng 60 kilos. Pero hinintunan niya ang OMAD. Naging mainitin at laging sumasakit daw kasi ang kanyang ulo. Feeling niya lagi siyang pagod at nanghihina. Somehow, naging effective siya. Nabawasan yung timbang ko kahit bahagya. Pero yung sa behavior ko kasi, napansin ko hindi naging maganda yung epekto niya. So, ayun, tinigil ko talaga siya. So, dahil bumababa pa yung blood sugar, wala pong pagkain yung utak, matalino naman po yung katawan, nag-generate siya ng blood sugar from other sources like protein, fats. Pero it takes a while. So, pag inantay po niya yun, lilipas din yon. Kaso po, tawag po natin, nalipasan ng gutom. In terms of optimal health, hindi rin po siya ganun ka-okay.
Hello, Spot On listeners! Today, ayon kay Dr. Joanne Salge Blake, isang award-winning podcaster at registered dietitian nutritionist sa Boston, America. Ang fasting, katulad ng OMAD, ay hindi para sa lahat, lalo na sa may mga history ng disordered eating, mga diabetic na kailangan ng mataas na dosage ng insulin, at lalo ng big no-no sa mga buntis at nagpapa-breastfeeding. Nakakatulong daw ang OMAD sa pagpapapayat, pero dahil isang beses lang kakain sa loob ng isang araw, maaring magkaroon ng nutrient deficiency. Kaya bago gawin ang OMAD, dapat kumonsulta muna sa doktor. May rekomendado kasing daily intake ang bawat tao depende sa edad at pangangatawan. The best diet for you is the one you can stick to. So ang kinagandahan niya is that for some people with a certain niche na lifestyle, kunwari, sobrang busy po talaga kayo, tapos wala namang contraindications, wala kayong diabetes, wala kayong healthy relationship niyo with food, siguro po it's an introductory way na pwede niyo pong simulan yung diet niyo para lang makikstart. Pero in terms po ng sustainability, of course, it lacks substance. So ang kinagandahan po niya is that dahil may rule na clear, very easy to follow. A po is adequacy, meaning kung ano pang diet na hanap niyo sa Google or internet, ang pwede niyo pong gawin is i-ensure na adequate po yung nakakain niyo. Ibig sabihin, sapat. Enough essential nutrients and fiber po. B is for balance po. So, ibig sabihin po ng balance is hindi po kayo nag-overeat ng isang nutrient at the expense of another. C is calorie control. Ibig sabihin po yung portions niyo dapat po aligned sa goals nyo. Kung gusto nyo magpapayat, syempre mas konting kain, mas madaming exercise. Kung gusto nyo magpalaki ng katawan, syempre mas madaming kain, mas programmed yung exercise pang muscle gain. Tapos yung M is moderation, meaning may certain wiggle room po tayong hindi bawal lahat ng pagkain, hindi pwede naman sobrang dami. May balance po siya, depende dun sa lifestyle ng tao. And lastly is variety. Paiba-iba po sana yung sources natin na, for example, apple is healthy, pero hindi po pwedeng apple tayo for the entire year kasi at the end of the day, the dose determines the poison. Sa pagpapapayat, dapat may kasamang disiplina at tamang programa. Kaya bago subukan, magsaliksik muna at kumonsulta sa espesyalista para malaman ang nararapat na dieta na angkop sa katawan para ma-achieve ang fit, sexy, and most specially, healthy body. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market. Na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin ah. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic. Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid. So, ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco soap.